For stories that matter, get it from the Inquirer. Balanced news, fearless views always, anytime, anywhere. I am Brillante Mendoza, and this is my Inquirer. Everyone has a story to tell, and you ought to know it. Anytime, anywhere. And because we know you hate missing out, we give you the latest updates on news as it breaks, especially on stories that really matter. This is Lara Maige, and this is my Inquirer. Jump off tayo in 5 minutes. More than 7,000 people have been killed in summary executions. They want to arrest me. Harapin niya na lang itong aligasyon ko. Ang tanong, paano nakakuha ang AMLAC ng ganun dokumento? Kung meron man. Anong oras ang briefing? Taken hostage. We discussed everything. Angelique, nasira ang MRT. Flash report. Okay po. Parang maabot sa balita na ibinamit. As if yun yung logical na dapat mong gawin dahil wala kang trabaho, magnakaw. Everything is God's will. Yan ang tingin ni Superintendent Jovie Espinido. Namatay ang mayor, si Parahena. He has already declared martial law for the entire island of Mindanao. Kung saan nangyayari mismo yung airstrike, yun yung pinaka-downtown area nila. Puro ng laban, ibig sabihin lahat ng ating ganang labarin na. 9-5 Attorney for Sida Acosta. Sunod na, Vioni Chona. Pinagtaguan ng terorista grupo. I-drop na yung isang item sa random. Hindi nyo alam! Anong hirap! Bakit sabi mo? Alas 10 ng umaga nang biglang magpatawag ng press conference si Senator Panfilo Ping-Lacson. I will not even wait for Faeldon to do that. Mr. Chair, ilang beses ko ba sagutin na ayaw ko? Mind check. Mind 10 in the morning. Bagong-bago at mainit na balita para sa araw na ito. Never forget to mark the law! Ganda ng umaga sa BOTI! Magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome to Everyday Goodwill. Kelvin, yes, Manubay po. Kasama, of course, ang partner ko si Tess Cancio. Hi, Tess. Magandang hapon, Kel. At sa ating mga taga-usisa. Oh, nawala tayo last week. Last week. Tumali, ano lang. Nasabay tayo sa mga ASEAN na lakad. Oh, Diyos ko, dami. Na-traffic ka bang Songkater ba? Hindi naman. Ka naman. Nagkulong ako sa bahay. Nagtanim ako ng orchid ko. Ayun, oo, naku. Oh, may balita ka tungkol sa orchids, no? Oh, well, I'd like to congratulate the new officers of the Philippine Orchid Society. Mm-hmm. Nagka-eleksyon nung Sabado, and about 47 people came. Out of 1, dami-dami members lang ang dumating, no? But still, di ba, nagkaroon ng successful elections. And I'd like to congratulate our president, Ms. Cora Purificacion. She is now the new president of the Philippine Orchid Society. Congrats. Of course, ako pa rin ang vice president for life. Forever. Hindi kasi pinipili nila ako mag-presidente. Ayoko talaga. Ariko, masakit diba? Sa ulo, di ba? Pag ako ikaw na lang gagawa, wag lang ako maging presidente. Para akong kumuha ng martilyo at pinukpo ko sa ulo ko pag naging presidente ako eh. Naku. Of course, the other officers, we have Susan Lee as a vice president. I would like to thank the past officers, si Van Gigo, di ba? The past president. Mm-hmm. Now, directors na lang sila. But, you know, they're still there to be of service to the membership, mm-hmm. no?
And of course, naku, nakawawa naman si Tess, hindi ka nakapasok kasi late ka dumating eh. Nainis ako. Okay lang. Oh, that's all right. hindi pa timing. Okay. Well, there was a reason for that and I'd like to explain. Kasi they haven't seen you for quite some time, diba? Yeah, that also. And you're using your maiden name. Yeah. So, medyo nagulat sila, sino yun? Oo. Makakasanayan din. Makakasanayan din, diba? Pero lahat ng kinampanya ko sa'yo, bumoto sa'yo. Thank you. Oo. Okay. Thank you. So, I'd like to also tell the public that the ongoing Christmas Bazaar of Plants and Orchids at UP Uptown Center is extended up to this Sunday. Oh, very good. And it might be extended even up to January. Yeah. Aba, okay. And now I can go at least. Yes, because ang UP Town Center dyan sa may Didiman, Quezon City wanted the orchids there kasi dami daw tao. Uh-huh. Kaya magpuntahan kayo doon, dami orchids kayo doon. So this Christmas, give a live gift. Give an orchid. Give orchids, diba? Yes. Uh-huh. Okay. That's good. Ay, sana naman mas permanente. Ang space natin doon. Oh, mahal kaya ng upa doon, no? Pero they're extending it for free. That's what I was hoping. Yes, they're extending it for free. And we have some members who haven't heard about it. If they're interested in selling, they can go there. Talk to the secretariat, di ba? Okay. There's a commercial booth there, di ba? Sige. Sounds good. That's good news. Kasi you're having the holidays, eh? Yes. And the holidays, Christmas season, shopping ang mga tao, di ba? Yeah. Opportunity to get the plants you want, especially the orchids. Di ba? Hindi lang yun. Pag-regalo, dami doon, no? Okay. Anyway, we're fortunate today. Yes. Alam mo, katatapos lang ng ASEAN, balita ko, ang niregalo ni Digong sa mga guest, kakao, chocolate. My favorite subject. Yeah. My addiction. Oo. Ngayong araw na to, we are very, very lucky because we have with us the Chief Executive Officer of Plantacion de Sikwate Cacao Producers Association, Mr. Mel Santos. Good morning, Mel. Good afternoon, Mel. Good afternoon, Tess and Kevin. Happy good morning sa inyo. Yes. Okay, pakiayos lang ng microphone niya. Yung switch sa gilid. Ito na switch. Naka-on naman. Naka-on ba? Okay, parang mahina. Ayan, okay. Mel, welcome to the show. Balita ko, galing ka ng Baler ngayon, ha? Oo, na-invite tayo ng Department of Agriculture to speak about our advocacy on cacao. Okay. Can you tell us something about itong grupo ninyong Plantacion de Sikwate? PDS, di ba? Oo. Plantacion de Sikwate, nag-originate yan sa Davao, sa Brothers of the Sacred Heart. Okay. Yan sa... At yung Brothers of the Sacred Heart, bakit ako napunta dyan sa pagtatanim, I am one of the benefactor of that group na nagpapakain ng mga street children sa Davao. And I suggested to them na magtanim tayo ng cacao at ang harvest nito, yun yung ating magastos sa pang-sustain doon sa project. Okay. Paano naman ang acceptance ng mga tao dun sa cacao? Cacao is a very attractive crops ngayon. In fact, sa Mindanao or sa Davao particularly, kulang na lang taniman yung loob ng bahay nila dyan sa cacao dahil talagang kapakipakinabang ang pagtatanim ng cacao. Pero ako mayroong sariling advocacy rin na I am an environmentalist before I was one of the president of Lions Club in Cebu. And naisip namin yung mag-shower ng millions of seeds of ng ipil-ipil sa mountain of Cebu. Yan yung tawag ko dyan large-scale tree planting. Natuwa naman kami kasi nag-i-green naman yung mountain, but after 2-3 years nawala na naman. Kasi ginawa nilang fuel, ginawang kahoy, ginawang uling. Siyempre, natuwa lang yung mga bakeries. Yan ang nangyari. Ngayon, planting cacao, I advocate to plant at least 10 million trees in 10 years. And we are lucky na
sa Bicol, through our initiative siguro is more than a million trees na ngayon. Pero alam ba, Mel, na ngayon isikat ang Philippine cacao internationally, kasi recently lang ang Malagos, si Rex Pontespina ng Davao, nanalo ng siyam na award sa ano, Paris Excellence Competition sa France, no? For good quality cacao. Actually, yeah, pride natin yan. Yung sila Mrs. Pontespina. Yeah, sila Charita. Charita. Kasi kaya nila mag-produce ng masarap na cacao eh. And I think one of the factor is the variety of cacao na ginawa nilang raw materials. And also the fermentation and drying na process. Yan yung malaking factor sa kanila. Okay. Pero bago tayo pumunta doon, tatanong ko muna, kamusta ang cacao industry in the Philippines right now? Eh, ganun na nga. Sa akin, we are still babies. Kung titingnan mo. Kasi mapakaliit pa ng ating produksyon. Pero, yun na nga. Sa ating group, ang gusto natin yung tinatawag na pine aromatic. At least makilala naman tayo sa mundo. No, because we believe na ang cacao ng Pilipinas ang magiging pinakamasarap na tsokolate sa mundo. Ako, hindi malayo yan. Naniniwala ko dyan. Why? We have the best mango in the world. Mm-hmm. We have the best pineapple. Mm-hmm. We have the best banana. Ngayon, alam niyo sa bansang Amerika, sikat na sikat yung Manila mango. Mm-hmm. No? So ngayon, yung Manila mango na yan, ang mga American, even mga Pilipinong nahan doon, bilihan ng bilihan ng Manila mango. Why? Because Manila came from the Philippines. Mm-hmm. And the Philippines pride this kind of fruit, the mango. But unfortunately, we are not the producer of Manila mango, but Mexico. Oh. So, sa ngayon, we believe na ang cacao sa atin ay isang pinakamasarap na produkto ng chocolate. Ang ginawa natin, it goes into branding. And we have the Filipino aromatico ngayon na pinopromote natin. Ang variety na yan ang galing doon sa tinatawag na mga heirloom cacao. Yung mga descendant ng cacao na dinala ng Acapulco trade or ng mga Mexican dito sa atin during the Acapulco trade. Ah, so meaning to say, Mel, ang cacao is not really endemic to the Philippines. No. It was something that was brought in during the Mexican trade. Lahat ay galing sa labas yan. Mm-hmm. But we are very fortunate kasi yung mga lolo't lola natin masingot masyado eh. So, ay nayaan nilang mabuhay ang mga cacao na yan sa kanilang mga backyards. And we recover some of them now. Mm. Alam mo, Tess, nung bata ko, lumaki ako sa tsokolate. Alam mo, ang lola ko lagi may tsokolate. Yun nasa batirol, di ba? Minimix na. Saka champurado, di ba? Pero habang tumatagal, parang nawala ang tsokolate sa Pilipinas. Yes. Dahil kasi ano yan, naging mga instant-instant. Di ba? Ngayon, hinahanap-hanap ko minsan yung ano, di ba? Kakain ka ng churros, isasawsaw mo sa tsokolate, sinful, di ba? Eh, pag tumatanda ka, sabi ko na ako, bawal yan. Pero do you believe and do you know that chocolate has health benefits? Ano ba yung mga health benefits ng ano? Yes, yan kasi medicinal, anti-inflammatory. Sa mabuti yan para lumakas ang ating heart, ano? Contra heart disease. At ang napakaganda sa tsokolate, alam mo, yung happy hormone. Happy hormone. Nakapagpapasaya talaga. Endorphins, yan. Di ba? Yes. Kaya napakalaking bagay yan. Kaya kung... Kita mo si Tess, narinig lang yung chocolate, masaya na. Alam mo, balita ako sa Middle East, yung mga Arabiano na nagpupunta ng supermarket, paglabas nila, ang karga doon sa kanilang mga cart, chocolate. Kaya nga lang, ang problem doon,
ay baka ma-diabetes sila. Why? Mm. Because some of them came from compounded chocolate. Mm. So, dahil hinahabol nila yung asin noon, gusto nilang patamisin, maraming sugar. The best chocolate na sabihin natin na maging medicinal yan, yung mga 70% above or the dark chocolate. Okay. Yan yung kailangan na pinakain. Kasi iba yung mga antioxidants pa, di ba? Antioxidant yan. At yun yung reason na bakit si Ma'am Tese, alam mo, 100 years old na yan, pero kita mo, batang-bata patingnan, di ba? Because of chocolate. Biro lang po. Well, alam mo, hindi mawawala sa Pilipino ang pagmamahal sa chocolate. Kasi naman, niligaw ka, roses and chocolate, di ba? Yes. Pagbigay mo ng roses, walang chocolate, di ba? Eh, alam mo ngayong Valentine's Day, yan ang napakalakas ang benta ng chocolate, especially sa Japan. Mm-hmm. Ang ginagawa niyan, yung mga kababaihan ng Japan ay nireregaluhan yung mga lalaki ng chocolate. So, mabiling-mabili ang chocolate niyan. Mm-hmm. And the following month, that is March 14, ang tawag nila dyan is White Day. White Day. Gaganti yung mga lalaki naman. Pinakamaraming chocolate na mga bibigay nila rin sa mga kababaihan. Oh. So, yan ang kultura sa Japan. Okay. Mm. So, ang chocolate pala ngayon, no, namamayagpang. No? But there are different kinds of chocolates available. Diba? Mm-hmm. How does one grade or evaluate the taste of chocolate? Para mas ibang premium yan or good quality yan. Eh, ang maganda ng chocolate kasi eh, yung hindi maasim. Okay. Yan. Yan kami sa aming organisasyon, kaya pinromote natin yung Filipino Aromatico. That is the Criollo, yung sinasabing Criollo. Criollo variety. Or the correct pronunciation is Criollo. Criollo. Yan, Criollo na yan. So, yan kasi hindi yan maasim. At saka yung mga variety ng Trinitario. There are Parasteros, there are Trinitario. Oy, kwento mo yung sinasabi mong in-evaluate ng Hapon yung... alam mo kasi, minsan umatend kami ng chocolate tasting with those Japanese. They are expert. Mm-hmm. They are the second largest buyer of raw materials of chocolate from Japan. Eh, kasama namin sa isang chocolate tasting dito sa Manila, hindi ko nalang bagiting ko saan. At tinitikman niya yung galing sa ibang bansa, sa foreign lands. Mm-hmm. One by one, sinaklasify niya, sabi niya, oh, this is a Toyota. The other one, this is Nissan. Mm-hmm. But they are best car, we know that. But how do you compare the taste of our chocolate from the Philippines? The one from the Filipino Aromatico. Eh, alam mo ba sabi niya? Oh, this is Maserati. Wow, Maserati. This is Lamborghini. You see. So, alam mo, time will come na ang Pilipinas, hindi malayo na we can produce the most expensive chocolate. Mm-hmm. Why most expensive? Meaning to say that yan yung pinakamasarap, yan yung pinaka-quality na kind of chocolate. Kaya talagang we are very eager in our organization to promote those variety of chocolate now. But can we still source this variety of chocolate here in the Philippines? Meron pa ba yan? May makukunan ba ang mga gusto maging farmers ng kakao na yan? Criollo, yan na yan? Sabi ko nga sa iyo, we are very lucky because our yung mga lolo't lola natin, pinreserve yan doon sa likod bahay nila. Mm-hmm. And last November 2014, ang ginawa natin, i-launch natin yun doon sa Kabangkalan Negros Occidental, the search for Criollo or Criollo. And because we consider our organization as the most noisiest in Facebook, madaling nakarating doon sa mga kalibliba natin sa Pilipinas.
And nag-gather natin yung mga trees na yan. Kasi ngayon, ang pagtatanim kasi, meron tinatawag na inoculation or inoculated or grafted. Mm-hmm. So, yan yung ating idinuduktong yung mga sangan yan or yung sayon na tinatawag. At sa ngayon, we are lucky that we have an estimated of around 50,000 future mother trees na. Wow. From those, pero maliit pa rin yun, ha? 50,000, maliit pa rin yun. Actually, ang latest report natin is from Rondon. Mm-hmm. And we are planning na kumbinsihin yung mga official dyan. Baka pwedeng gawin natin gawin. That's Sibuyan Island, ha? Baka pwedeng gawin natin Criollo Island dyan. Criollo Island. Or Heirloom Cacao Island. Uh-huh. Ito yung ano, ito yung... I'd like to ask lang Mel, no? Kanina na. Wala bang pinipiling lugar ang cacao to grow? Actually, meron din. Kasi kung sobra namang init dyan sa lugar na yan, baka magkasunog lang yung puno na yan. Huwag na tayo magtanim dyan. Kung masyadong mabato, piliin natin yung hindi mabato. Mm-hmm. Kung masyadong napakalagkit naman ang lupa na yan, huwag na dyan. So, piliin din natin. But ang ginagawa lang natin, yung mga simple na barometer na masabi natin pwede kang magtanim. E, tingnan mo kung may nabubuhay na langkaro sa paligid mo. Mm-hmm. Yan. At gawin mo, magtanim ba na ng kakao? Mabubuhay ang kakao dyan. Mm-hmm. Okay. Eh, I'd like to ask naman, kamusta naman ang suporta ng Department of Agriculture dito? May nakukuha ba tayong suporta sa DA? Actually, sa umpisa, ayaw kaming paniwalaan dyan sa Criollo na yan. Ito, pang-Facebook lang kaya, gano'n. Mm-hmm. Pero ngayon, in-adapt ng karamihan ng ating mga cacao farmer and our organization, we consider also as the largest organization because mm-hmm. we have 5,000 members nationwide na, more than 5,000 members. And dahil dyan, talagang makakaya natin. Oh, dapat naman kasi ang DA nakikinig sa mga, the growers. Because the growers are the producers themselves, diba? Actually, nag-i-start na sila na kilalanin yung ating advocacy. Mm-hmm. Mm. Sana naman makuha natin ang suporta ng DA dyan, no? Kasi this is one value crop, high value crop ng Pilipinas na pwede nating i-promote worldwide. Naumpisa na ni Puente Espina, nasundan na ninyo. Ang dami na nag-grow ng cacao. Eh, pag ito'y papabayaan, sayang, diba? Mm. And it's not you're talking about we have the best mango, we have the best rope, we have the best, cacao. We also have the best Filipino workers. Masisipag at masisino, di ba? Sana sa pamamagitan nitong programa nyo, matawagan din natin yung DTI, mm-hmm. one that can support us. One of the best example is our rubber, mm-hmm. no? Hindi chocolate, oh. We are producing Class A rubber. Mm-hmm. And ina-export natin sa Malaysia. Again, in Penang, Malaysia yan. Mm-hmm. Then pagdating doon, iahalo nila yan. I-mix nila ron sa Class C and D na rubber nila. At makakagawa sila ng magandang produkto. Better quality. Eh, ang nangyari, after noon, in-import natin yung produkto na yun. Na dito, nanggaling sa atin yung Class A na yan. So, yan yung nakakalungkot sa Pilipinas, di ba? Ano yung nangyari sa atin, di ba? Even the marketing of cacao, di ba? Natatalo ang farmers sa, middlemen, yes. saka sa importers, di ba? Speaking of cacao kasi, we shall consider the higher value. Mm-hmm. We shall consider the value chain. Mm-hmm. The value chain must be from bean to bar. Bean but it so happened that pagdating sa bean, ini-export na natin. Mm. And the farmers for me are being, pakiramdam ko, being exploited by foreign land, foreign countries. Why? Tayo, alila pala, tanim tayo ng tanim tapos makikinabang ibang bansa. Mm. So, sa Plantasyon de Sikwate, sa ating organization, ang mission natin, huwag nating i-export ang ating beans. Yes. Rather, mag-import tayo. Huwag tayo mag-export. Mm-hmm.
I think that's where the DTI also comes. No, that's where the DA comes in. Technology should be there for the processing. Mm. Okay, the DTI should be there for the packaging, for the marketing, di ba? Yes, yes, yes. Oh, hindi nakikialam ang DTI sa pagtatanim. Ah, dapat. Dapat lang. Nakakatawa kasi nagkakalituhan sa trabaho eh. Di ba? Eh, yung isa nagtatanim. I mean, product development. Toto Barcelona was telling me they had the agricultural fair in Taiwan. Alam mo, simpleng farmer, nagtatanim ng red rice, pero ang ganda ng packaging nila. Bili-bili ng mga foreigner. Yes! Kasi wow, nice packaging, red rice, di ba? Let's buy, di ba? For souvenir, di ba? It makes a difference pag naka-impake na maganda. Eh tayo, nakasulup na supot. Madaling mabutas, di ba? Alam mo, I came from Cebu. Hmm. And you know, Cebu is best from talaga maraming turista riyan. Kung ako tinatry ko, interviewin yung mga turista. You know, what are they? They are farmers from their country. Some of them from Japan are farmers. From Vietnam are farmers. Tutor sa Pilipinas. So what happened to our farmer? Lagi na lang may putik sa paa. Oh, sige, nakapag-abroad naman, nakapag-tour naman because napag-aral nila yung anak nila at nakapag-abroad, nakapunta sa abroad at sila ay nadala rin sa abroad. Yun lang ang nangyayari. But napakaganda sana yung farmer natin. Napaka-limited ng... Maging turista na rin sa ibang lugar, di ba? Which is why, teka muna, we're still pushing the programs of Cintia Villar for farm tourism, ha? Magandang konsepto, biro, pupunta ka ng Taiwan. You have there a farm, according to her, no? Gumagawa ng luya. Mm. Pero yung sa luya farm na yan, gumawa sa ng candy, gumawa ng cha. Yes. Di ba? Nagawa ng restaurant, cooking luya. Mga foreigners, dadating by the busload, kakainin yung food na cooked with the luya and everything. It becomes an industry. You know, it's a challenge sa Department of Agriculture, you know, from our group. We are teaching the farmers how to maximize the land. You know, if you have a coconut farm and you plant, you intercrop your farm with the cacao, then gaano nakalalawak yung lupa mo? You have 2 hectares na. Yes. Diba? Then at the middle, mag-intercrop ka rin ng luya. Diba? Oh, you have 3 hectares. Oh. And this latest na itinuturo natin, why don't you plant Madre de Cacao from the aspens or the wind barrier mo? Yun yung pang para kung bumagyo, yun muna ang sasangga. Protection, di ba? Bakit po sir, mahalaga ba yung Madre de Cacao? Oo, kasi mag-aalaga ka ng kambing. Ipakakain mo yung dahon niya sa kambing. At yung dahon na nalalaglag, yan yung fertilizer. So you have integrated farming already. Pero ang isang napakaganda pala na ngayon yung natuklasan ko, bakit merong isang mag-asawa doon sa Cotabato na napakayaman. Yun pala ito ang negosyo paminta or yung peppercorn. Pinagagapang yan doon sa Madre de Cacao. O gaano kalawak na yung lupa niya? That's 4 hectares. Walang maghihirap na farmer. Just kailangan lang natin ibigay ang mga inisyatibo na yan. Suportahan yan ng Department of Agriculture. Tama yun. Walang mahirap na farmer. Dapat pag-aralan yan. Di ba? Matutunan ng ating mga alam farmer. Isang malaking supermarket ang pinuntahan ko, wholesale supermarket yan, at napag-alam ko 2,000 piso ang kilo niyang paminta na yan. See? Pati ako gusto ko na rin magtanim ng paminta. Oy, teka muna, 1:30 na, maganda ito may usapan natin, babalikan natin, let's go for a break for a while, we'll be back. Kayo ba'y mahilig manood ng Korean novelas, Taiwanese, Japanese at iba pa tulad ng Jewel in the Palace, The Heirs, Descendants of the Sun?
내가 깨워선 안 될 마음을 깨웠고 받아선 안 될 마음을 받았다. 세상에 태어났음 태어난 몫을 해야지 안 싸우니까. 여기서 멈추거라. 애초 만나면 안 될 운명이었던 게다. 다시 태어나면 절대 만나지 않겠습니다. 7일의 왕비. Everyone has a story to tell, and you ought to know it. Anytime, anywhere. And because we know you hate missing out, we give you the latest updates on news as it breaks. Back to Everyday Goodwill. Of course, we have our guest, Mr. Mel Santos. Oh, wait, muna, may babatiin ka, Tess. Oh, a few people na... Oo nga pala, Tek. Alam mo naman yung nag-birthday sa Kater ba? Yes, from November 16, si Sandy National. Mm-hmm. Happy birthday. And Katie, ating si Katie Labita Pulido, happy birthday nung November 18. Yes. Si Lucille Gadituro, kahapon ang birthday na naman. Today, it's the birthday of Marisa Boitis, yun sa flamenco na ano namin teacher, no? And barkada ko since diapers. Happy birthday, Marisa. Also, Maripi Menendez, who starred in Hidden Teeth. Mm. She's not your wife. Okay, happy birthday. Then tomorrow, Filimon Esco. Sweetheart ni Alma. Wow. Happy birthday. And birth anniversary ni Daddy on Thursday. Happy birthday. 107. No? Tapos, let's see, si Dodit Martinez on Saturday, all the way in Torrance, California. Okay. Makikita niya ito, siyempre nabinati natin siya. And of course, may he rest in eternal peace also, si Robert Santiago. He oh yes. God bless his soul. November 12, malaking, matalik na kaibigan na napakabait mm-hmm. talaga. I wanted to invite him to the show, pero nasa heaven na siya, so I think nakikinig ka sa atin dali. Sabi niya nga, Ma'am Tess, I always listen to you naman. Hanggang ngayon nakikinig sa atin yun. For sure. Yes. Okay. Saka ang San Sebastian Basilica ay may appeal, no? Nakalagay dito, help fund the restoration and discover San Sebastian Basilica's 125-year-old history by booking a tour with them today. A member of their team will be your guide in understanding the faith, art, history, and ongoing restoration of the Philippines' only metal building. Will also give you access to the private spaces of the building where no other tour can bring you, the choir loft, attics, and other belfries. So if you're interested for a private tour of the San Sebastian Basilica, please get in touch with them through Facebook. San Sebastian Basilica Conservation and Development Foundation. 125 years. The only metal church here in the Philippines. Yes, diba? Also, kailangan pinapreserve natin yung mga historical landmarks natin na yan. How much is the tour? Magkano? They start with 80 pesos. Ang mura naman ay ko. Oh. And then you have to be 10. So that's about 800 pesos for them to start. Ito para naman. Diba? Let's support them kasi they need the help badly. Okay. Also pala, not to forget, nandito sa bansa si Chin Ju Yong. Oh. Si ating Silin Taro sa You With Me. Mm-hmm. Happy birthday, Chin Ju Yong. Okay, happy birthday, Chin Ju Yong. Oo, siya para ano to. Kahabulin ko kung nasaan siya para mag-birthday blowout siya. Nandikinig siya ngayon. Okay. Joke, okay. Okay, anyway, we were talking about farming, integrated farming. Alam mo, eto Mel, meron bang napag-aralan na ba? Ano ba yung mga dapat pagsama-sama na crops na ganyan na pwede isama sa kakao? You're talking about pepper, di ba? Yung mga yan na usually nakikita natin sa lugar ng Batangas naman. Mm-hmm. Yung mga chocolate. Magkakasama yung kakao na yan. Uh-huh. Minsan may kape pa nga. Ganun yung ano natin. Okay. Nakikita. At ang maganda lang ipagyamanin talaga eh. Okay. Ayan ang ano.
So, kamusta naman ang pagtanggap ng tao sa kakao ngayon compared to coffee? Hindi ko masabi. Wala sa Batangas yung tsokolate eh. Hindi ko masabi. Actually, pareho eh. Parehong tingin ko. Marami rin nag-advocate sa coffee. Mm-hmm. Kaya lang ang kakao kasi talagang meron shortage eh. Mm-hmm. Mataas ang shortage ng kakao. Mm-hmm. At even ang country natin, nag-i-import nga eh. Mm-hmm. Ang dami. Sa ating organization sa Plantasyon de Siguate, we are not limited only to planters. Ang mga member natin, some of them are manufacturers, small manufacturers now, that we believe na lalaki rin yan. So, yung mga harvest natin, kulang pa sa ating mga local manufacturers. So, ito yung nangyari. We have so many buyers and daming gustong-gustong bumili na niyang Pilipino aromatiko, nakapila na eh. Mm. But how can we help them? Ang gusto nilang bilhin, sabi ko sa kanila, sorry. Kasi baby pa yung mga kakao namin eh. Mm-hmm. But I cannot assure you na pag nag-full grown yung aming kakao, nag-full fruiting yan, you can buy beans from us. You know why? Because we have to prioritize our local manufacturers, our local chocolatiers. So, the best thing that you can do, Caro, is to invest to our farmers. Mm-hmm. Mag-invest kayo para kayo may beans. But remember, I am convincing you to put up your factories in the Philippines. Mm-hmm. Process here in the Philippines so as to create jobs. Mm-hmm. Yun yung ating ginagawa ngayon. Pag kinoconvince natin, we have an investor already from Japan. We have one Indian-Russian that is now going to start in Tanay. In Batangas, we have Singaporean there na nag-i-invest dyan. Kini-invest sa mga farmer. Makikita natin talaga mabubuhay yung kakao. For me, kakao is not for poor farmers actually. Mm-hmm. Kasi ang preparation dyan before ito mag-ROI, you have to spend 400 to 600,000 per hectare. Okay. Ganun. Kasi ang labor cost pa lang alone is kung susundin mo yung correct na salary ng worker, more than 100,000 na yan. Mm-hmm. Diba? And hindi naman nangangagad yan. Mag-iintay ka pa ng 3 years, 4 years yung full grown. So, how can you say na yan yung pwede sa mahirap na farmer? But how can we help them? Diba? We can help them by convincing those foreigners now to invest to our country, to invest to our farmers. And one of them, the place is Don Salvador Benedicto of Negros. Okay. Japanese will go there. Yun yung ginagawa natin sa ngayon. Pero mas maganda sana na yung mga banking institution natin tulungan yung ating mga nagsasaka. Actually, meron naman din. Kaso nga lang, yung binibigay nilang loan para sa mga magsasakay kulang. Minsan mabigat pa. Pagdating ng panahon, nabibigo yung farmer hanggang sa ma-abandon nila yung kanilang farm dahil kinapos sila eh. So, I think isa sa mga isang challenge yan sa ating lipunan, sa ating gobyerno, no? Kung paano matutulungan ng todo yung mga magsasaka. Mm-hmm. Pero tatanong ko rin, what about yung ano? Yung processing plants, nandito na ba yung technology niya, developing the product, nandito na ba yan? Yes, we at the Plantasyon de Siguate, we have protocols for that. Mm-hmm. We are ready for that. So it's available. Pwede naman siguro, yung iba nagtatanim, yung iba nag-aaral ngayon. Kasi ang tanong kasi, always ng mga farmer, yan ba, siguradong maibibenta namin, di ba? Mayroon ba kaming pagbibilihan yan? Mm-hmm. I don't worry, Caro, kasi ito, yung mga member natin nakaabang sa inyo. Mm-hmm. Bibili niya ng inyong produkto. But there will always be chocolate lovers everywhere. Hindi mawawala yan. Guaranteed, di ba? Guaranteed. Dito lang, oh. Nakaabang, di ba?
I mean, this is something fantastic for the Philippines kasi ang chocolate is, you know, one of, you know, madaling irigalo, madaling ibigay, yung masarap kainin, di ba? And wala kang talo dito, di ba? Kaya kailangan pinopromote natin ng Philippine cacao. Sabi nga yan yung tinatawag na fruit of love. Fruit of love, yes. Kasi pag ikaw isang binata, yan yung next to flower, yung chocolate. Wala namang nagregalo ng coconut, meron ba? Wala. O nga naman. Ruth, nagaluha ka ba ng coconut ng asawa? Bato daw niya. Talagang pag binigay siya ng buho ng bato niya. Chocolate. Pag binigay ka ng chocolate, wow, thank you. Di ba? Ganun ka agad eh. Gusto ko yung joke na yun. Nanigura buho ko. Tinagarbar Yosef. Para yung ito, sir, pasalubungan ko kayo, punta kayo ng Tagaytay. Sige, bigyan kita ng buho pa uwi. Ayaw tanggapin. Ba, hindi ka mamahalin ng regaluhan mo. Kasi buko lang ang inuwi mo sa kanya. Eh. Buti pa chocolate. Di ba? Buti pa buko pa iluto na. Di ba? Oh, anyway, alam mo, it's very interesting that finally the chocolate is back into the scene of the Philippines. Di ba? Kasi alam mo, sa totoo lang, I have nothing against Milo and Ovaltine. Di ba? Instant. Pero the chocolate quality is not there anymore compared to, you know, yung dinuluto sa baterol, di ba? Minimix ng ganyan. There used to be a small shop in Glorieta where they make baterol coffee. Nawala SM na. Yung baterol, SM. Ah, nasa SM na sila? Oo. Dadala ako doon para lang inumin ko. Alis na. Wala yung store. Di ba? The other place na makukuha ko yung chocolate in that bake shop, that selling Rockwell. I forgot the churros place. Yeah, the churros place. Lalona. No, bago na yan eh. Pero yung isa yung luma. Dulcinea. O, di ba? Sarap ng chocolate nila. Churros, di ba? Dadala kami dun para mag-churros yung chocolate. Tapos eh, pag ininom ko yung chocolate, pero ako lalabas lahat ng tagyawan ko. Sinful, di ba? And I discovered na hindi pala sinful yun, di ba? Di ba? Parang you're getting a dose of antioxidant. Yes. Di ba tableya naman ang ginagawa ng napakadami? Nagbibenta ng tableya na gawa Batangas, kung saan-saan naman. Alam mo, I'd like to thank si Ruel Mendoza. Every Christmas, he gives me tableya chocolate. From? I do not know, but I get from, I don't know, Cebu ba or that? One of the provinces. Lagi niya binibigay sa akin yun. Sabi ko, ay salamat, may chocolate ako pag New Year. Kasi Christmas, binibigay niya ako eh. Ang pagkadating ng ano, Pasko, maginaw, di ba? Naku, I plop it down sa pakuluan, di ba? Nag-chocolate. Kaya parang ko social ako pag nag-chocolate ako ng ganun eh. Di ba? Ito isang tradisyon ng Pilipino na dapat ibalik natin, di ba? Tayo ba may nagchachampurado pa? Instant na, no? Di ba? Ay, maalala ko, hindi niyo ba ako tatanong, ano ba yung sikwate? Ano ba yung sikwate? Ay, ask you, di ba tinasabi ka about what is sikwate? Bakit nga ba plantasyon de sikwate? Alam mo kasi, maraming nagtawa sa amin ng tungkol dyan sa pangalan na yan. Yung kasi sikwate is from the word sikwat, di ba? O baka kayo masikwat niyan, di ba? Ang sikwate kasi is ang tawag ng mga Cebuano ay sikwate. Doon sa tsokolating niluto na tablia. So sikwate yan. Pagka yan nilagay mo sa tasa, makita mo walang usok yan. Walang usok eh. Uh-huh. Eh ngayon bigla mong iinumin ngayon. Pag binigla mong inumin yan, masusunog yung dila mo yan. Kaya masisikwat ka. So that's the word sikwat. Para siyang ano, flaming metal na sa loob ang init. Di ba? Oh. I never heard. I realized that. Akala ko kung chocolate. Pero sabi nga, you cannot really say it's hot, di ba? Totoo yan, di ba? Sikwate. Okay. Nako. I hope wala akong tataba masyado sa kakain ng chocolate. Hindi naman siguro, no? Once in a while, okay. Pero
this is a good product that we should promote, no? The Filipino Aromatico is the name of the corporation. No, it's the brand na na-register natin sa intellectual property rights. Okay. Yun na nga yung iniiwasan natin. Baka maging ibang bansa na pala yung holder ng Filipino Aromatico. So we have the branding. So this branding brand ngayon na Filipino Aromatico, in fact we have documentation na yung mga foreigner natin na interested sa atin, ang tawag nila Filipino Aromatico na eh. We have our own brand. That's good. So if you are aware of the expensive chocolate in the world, meron nakalagay dyan maliit na word na Criollo or Criollo. Meaning to say na prestige yan yung Criollo na yan. So darating yung panahon na even the chocolate is from the Philippines is manufactured in foreign land. That name Filipino Aromatico, yun yung factor bakit binibili yan sa market. Because that chocolate came from the Philippines. So yun yung ating kailangan mapagbutihan. Very good. So meron mga ano no, meron mga companies who exposition of chocolates. Kagaya itong sa nalulunan ng Malagos, itong sa France, di ba? Parang Paris Excellence, Chocolate Excellence Competition. Kayo ba'y sumali na ba itong ating chocolate aromatico? Meron tayong mga members na sumasali naman diyan. But ito na lang nangyari. We send samples to Japan. At nanalo sila doon sa chocolate tasting competition na kailan. They are the second at numerous award ang tinanggap nila. And the raw materials came from us. Wow, okay. And the first prize goes to Taiwan. That's a very small community in the southeastern part of Taiwan. At yung pangalan ng nag-organize niyan ay ang teacher niya kami. Yun yung ating presidente, ako and Juan from Mindanao. At nakita namin yung documentation sa TV nila. Kami pala kilala na rin sa Taiwan TV. See, we need support. Kung tayo masusuportahan talaga, kailangan Pilipino sana yung nagdoon ng ano na yan ng mga prices na yan. And we can magsama-sama lang, magtulong-tulong tayo. Yes, this is good news for the Philippines, and I hope the Department of Agriculture kasama na rin ng Department of Trade and Industry ay nakikinig sa atin para makatulong sa industriya ng kakao. Hindi lang sa industriya ng kakao, sa lahat ng farmers sa Pilipinas na kailangan ng tulong para umangat ang industriya. Yes. Okay, alam mo nakakatuwa no, na the industry for plants is now the agriculture industry is now rising, no? For a very good example is the floriculture industry. Kaya lang walang masyadong support from the DA. One thing is the internet, you have the online marketing. This is the backyard marketing na you know, underground marketing. Alam mo, because hindi na susuportahan ng DA, napapabayaan at madaming naloloko, madaming niloloko. I think the DA should start making pakialam in this industry already. Diba? Nakikita mo yung online purchasing, yes. Diba? Set standards na, diba? Yes. Actually, in fairness naman sa DA, they are doing their best ngayon. As I see now, compared to previous time, very eager sila ngayon in promoting chocolate. Well, it's good for the very good for the cacao industry kasi medyo napansin kasi yan eh dahil kumatok medyo nakilala sa buong buong mundo ang Philippine cacao eh. Pero the other industries, no, like I keep on repeating, the floriculture industry, hindi napapansin pa rin, di ba? When you look at it, di ba, the floriculture industry is one of the biggest dollar earners of other countries, di ba? Why do you have Taiwan? Why do you have Bangkok? Do you have Singapore as major exporters of flowers?
Samantalang the Philippines can do the same. We have the weather, di ba? Climate number one. We have it. We have the species. We have the workers. We have the space. We have everything is here. The problem is we don't have the DA support. Congratulations to the DA. Hopefully, magtuloy-tuloy yan for the cacao industry, no? Pero eventually, sana pati yung floriculture industry, yung ibang high-value crops mapansin din, di ba? Katukin sa DA, please listen, because chocolates and flowers go together. Yeah. And the advantage that our country is exactly and perfectly located in the equatorial limit. Yes, the equatorial belt na maganda ang weather, di ba? We have weather, we have the rainy, dry and wet season. Perfect. We don't have winter, di ba? See? Yeah. So the plants will grow continuously, bear fruit in the season. Very predictable, di ba? Kaya dito na sa Philippines, investing for farming, maganda talaga ang weather, di ba? Better than the ones in Taiwan and everything, pero napapabayaan kasi. Pero pag yan tinutukan ng DA, hindi problema yan. We will be very good producers, di ba? Kailangan natin kalabitin sila. For example, yung aming appeal ni Test, di ba? Oh, one-stop shop for the productions of ano, seed capsules, di ba? For orchids, di ba? Bakit wala tayo niyan, di ba? Kailangan, they should be able to support the industry for the production. Because when the production is there, exports will follow, dollar earning will follow, everything will follow. Kaya kailangan natin ng government support for this industry. So, asahan natin na makita natin ang cacao industry lalago for the next few years and in the future to come. And of course, good luck din, no? Sa Filipino Aromatico. You have planted the seed. You're already on your way, di ba? Kilala na kayo worldwide. Makikilala pa tayo. At salamat at least ngayon sa pamamagitan ng programa niyo. Napapalawak natin yung kaalaman ng tao. Oy, Mel, how do they get in touch pala with you if they want to? You can log on sa ating Facebook. Type the PDS Cacao. PDS Cacao. And you can reach us in Facebook. Okay. In our Facebook, type Plantacion de Sicuate. Okay. Yan. We have our Twitter account. We have in Instagram. Okay. And you can reach us. So you're available for lectures? Not only that. We have technical person in our group that the farmers can ask opinion. Halimbawa, may naging problema sa kanyang plants. Ginagawa nila, pinipicture lang nila at pinapadala sa atin through chat. And we will recommend na what is the best solution para ma-prevent yun. Oy, maganda yan. Yeah. Na meron kayong support system for the growers of cacao, no? And yeah. If they're also interested in growing cacao trees, they can get in touch with you, no? For the sourcing. Mag-member din kayo. Meron na member na nakikita niyo. Be a member. Pero matututunan niyo paano kayo maging member. Pero tuloy-tuloy ang production niyo ng seedlings and crops. Yes naman. Okay. We have several seedling propagation in some part, maraming parts of our country. So let's say if people want to buy now, they can buy also from you. Yeah, you can. Oh, ayan na pala. But you must be a member para meron kang discount. Ah, okay. 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 And not only that, if you are planting the Filipino Aromatico, you have to sign the Memorandum of Understanding. Ah, meron pang memorandum? Yes, because meron kang obligasyon eh. Like, para ka nag-ampun ng bata sa DSWT. Ah, okay. Baka mamaya pabayaan mo lang yan. Future mother trees ang tawag natin eh. Ayan lang ano. So you have a responsibility on your but you can sell the raw product only to you only. Yeah. No, we from our members. We have accredited the planters propagator. Okay. Kasi mahalaga 'di ba? Kikita sila later on, mabebenta nila 'yon, 'di ba?
Melly, so if you're planning to go, I want to try. I will study how to do the finished product. Ako din magte-taste ng produkto ninyo kung pasado o hindi. Why don't we the four of us try? Mas marunong ka magtalim kasi sa pato yan. Gusto ko sa tasting lang. Okay. Alam mo kasi, dito Mel, we're trying to promote the industry, no? Of course, environmentalist kami, we love planting, we love cacao, we love eating. You know, it's a lifestyle show, so we promote everything about the environment. Yeah, no? Thank you naman. And nagkataon na ikaw ay mahilig sa cacao, you're a farmer. We're all farmers in this show, kaya nagkakaintindihan kami. And I hope next time we'd like to invite you also back, di ba? Para mag-usap naman tayo ng ibang farm crops naman, di ba? Ah, yes. Pwede naman. Pwede. Oh, yun. So, do you have any last words to the listeners in the radio? Gusto kong batiin yung ating members ni Sunride. They are listening. Some of them are viewing this program now. At maging masigasig pa yung lahat sa pagtatanim ng kakao. At siyempre pa, magpapasalamat kami sa inyo at na-invite nyo ako rito. At may paliwanag, ano yung Pilipino aromatiko? Yes. Maraming salamat sa inyo. Actually, salamat kay Mian. Okay, kay Mian. Yeah. May tanong pala, before we end, may tanong si Melly. Ano yun, Melly? Tungkol din sa, oo. Ano yung... Pwede daw ba mag-intercrop ng cacao sa banana? Actually, we are recommending banana as your seed for cacao. Kasi cacao also needs seed. Ano? Yan ang the best yung banana. Pero in a typhoon prone na lugar, siyempre pag nadaanan ng bagyo yung banana, anong kagad yan? Diba? Pero meron tayong mga alternative na ano yung itatanim mo. Para pan-shade. Or kung wala naman, we have the technology, yung kung ang tao eh nagsasunblock, ganun din yung halaman, merong ganun na pwede nating ispray na ma-prevent yung heat. So, banana is one of the best kasi in 11 months, you can harvest banana. Yes. While, or as long as hindi bagyuhin o daanan ng bagyo. While waiting for the cacao to be harvested. Okay. Yeah. So that answer, may question tayo kay Melly. No? Yung, so, pwede magtanim, ng mag-intercrop ng banana at ng cacao for as long as hindi daanan ng bagyo ang iyong banana. You have chocolate flavored banana. Okay, na natutuwa ako kay Mary kasi di ba thinking ahead na meron na siyang ano, banana plantation. Maganda nga rin ah, na pwede tayo mag-manufacture ng banana chips coated with chocolate. Oh yan, may produkto na tayo. Okay. Okay, anyway, kami nagpapasalamat ulit Mel at napunta ka sa aming show. We'd like to invite you again next time. Okay. Sige. So ako, Tess, you have anything else to say? Okay na, we're okay hanggang sa susunod. Okay. So kami yung nagpapasalamat sa lahat ng nakikinig sa amin ngayong hapon na to. Samahan niyo ulit kami next week dito lang sa Everyday Goodwill, Martes ng hapon, alauna hang alas dos, dito lang sa Radyo Inquirer DZIQ 990. At sa Inquirer 990 Television, sa Beam TV, sa ating mga taga-usisa, maraming salamat. Maraming salamat. Good afternoon. Bye-bye. Samahan si Alvin Barcelona sa pag-usisa sa mga mahalagang usapin na nakalap ng ating mga tagapag.